Juan, ikawalong kabanata. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya. At nang may maiparatang sila laban sa kanya, ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo." Sagot ng babae, sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na. At mula ngayon, ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, "Ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang katotohanan ng ganyang patotoo." Sumagot si Jesus, "Kung nagpapatotoo man ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao. Ngunit hindi ako humahatol kanino man. At humatol man ako, tama ang aking paghatol. Sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Ama na nagsugo sa akin." Siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong Ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y aalis at hahanapin ninyo ako. Ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." Nag-usap-usap ang mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya kaya niya sinabing hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Kayo'y mula dito sa ibaba. Ako'y mula sa itaas. Kayo'y tagasanlibutang ito, ngunit ako'y hindi. Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." "Sino ka nga bang talaga?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo noong simula pa lamang kung sino ako. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo at dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila nauunawaan na ang Ama ang tinutukoy niya. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng Ama, ang siya kong sinasabi. At kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya." Maraming nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ngay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan
ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, "Kami ay mula sa lahi ni Abraham, at kailanmay hindi kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham. Gayunmay, pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama." Sumagot sila, "Hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako. Sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang Diablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin, sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos." Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, "Hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at sinasapian ng demonyo?" Sumagot si Jesus, "Hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan, at siya ang hahatol. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sino mong tumutupad ng iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay. Gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking ama na sinasabi ninyong Diyos ninyo. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak." Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, "Wala ka pang 50 taong gulang? Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo,
bago pa ipinanganak si Abraham. Ako ay ako na. Nagsidampot sila ng mga bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Juan, ikawalong kabanata.